sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at mga taga-pakinig sa programang Mga Tinig sa Ilang. Ngayon po ay araw po ng Martes, alas 8 po ng gabi sa kalooban po at pahintulot ng ating pong mahal na Panginoon Diyos, tayo pong muli ay magsama-sama at magkaringigan, magbalitaan ng magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. Ayan. Ang araw po ngayon ay Martes, July 19 na po. Ayan, 2022. Ang programang Mga Tinig sa Ilang, tuwing Martes po ito ng gabi, alas 8 po. Ganon din po, tuwing Biyernes ng gabi, alas 8 din po. At paminsan-minsan, meron din po tayong bigla ang broadcast pagka kinakailangan. Ayan, ang ating pong programa, Mga Tinig sa Ilang, Bible News Now, Chronological Study, Bible Program, at Chronological Reading po ang ating ginagamit. At paminsan-minsan lamang po tayo gumagamit ng pagbabasa ng pakanggaro. Kapag ka meron pong sequence ang binabasa natin, ay talagang binabasa po natin lahat para maintindihan po. At muli, tayo po ay nag-aanyaya sa lahat na makinig po at manood sa programang Mga Tinig sa Ilang. Ako po, si Brother Vincent Cueva. Ayan, hindi ho tayo nagpapatawag na pastor at hindi rin po tayo nagpapatawag na apostol, mangangaral, sugo, ayan, at ebanghelista, pari, at kung ano-ano paman. Tayo po ay nagbabalita lamang ng magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. Ayan, meron po kasing nagtanong sa atin, Brother Vincent, papaano po kayo nagbabautismo? Ayan. gagayahin po natin yung pagbabautismo na ginagawa po ng mga alagad. Noong sila po ay nagbautismo sa Hodeya. Ayan. Kaya madali lang po ang pagbabautismo. Ipakilala mo lang po si Jesus Christ. Dahil kilala na po natin lahat ang ating mahal na Panginoong Isus, hindi na ho kailangan yan na mahirapan pa sa pagbabautismo, dahil ang ginagawa nga po ng iba, nagbabautismo sila sa pamamagitan po ng tubig. Ayan, ngayon, ang tubig po ay trabaho po yan ni Juan Bautista. Ayan. Kaya tayo po, sa tulong po at awa ng Panginoon Diyos, ito pong ating pagbabalita, isang paraan na rin po ng pagpapakilala lalo pa kay Jesus Christ. Ayan. Ito po kasi ang nangyari, mga kapatid, sa isang lugar sa Hodeya, kung ano po ang kaganapan tungkol po sa pagbabautismo. Ito po, sa Juan 3:22. Ayan. Hanggang 27, hanggang ano po? Hanggang 26 lang, mga kapatid. Ito po yung encounter ng pagbabautismo. Nakasulat po rito sa Juan 3:22. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Hodeya. Ayan. Yung grupo po ni Jesus Christ at ang mga alagad ay nagpunta po sa lupain ng Hodeya. Yan. Ano po ang ginawa nila sa Hodeya? Natili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Ayan. Ibig sabihin, sila Jesus Christ po at ang mga alagad nandun sa Hodeya at nagbabautismo.
Ayan, tingnan muna. Di po ba ang sabi ni Juan Bautista binabautismuhan ko kayo sa tubig, sa pamamagitan ng tubig, ano? Bilang tanda ng iyong pagkalikod at pagsisisi sa inyong kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Ayan ang sabi ni Juan Bautista. Kaya lang, dito po sa Hudeya, nagbabautismo na ho sila. At ang paraan ba ng pagbabautismo nila ay Espiritu Santo at apoy na? Hindi pa po. Dahil ang Espiritu Santo at apoy po, yun yung kamatayan ni Jesus Christ. Ayan. Eh, saan po sila nagbabautismo? Sa pamamagitan ba ng tubig? Hindi rin po. Bakit? Eh, wala namang nakalagay na tubig dyan eh. Ayan. Pag nagsulat po ang Biblia, dapat kumpleto po yun. Ayan. Nagbabautismo po sila sa lugar sa Hudeya. Ang grupo po ni Jesus Christ at ang mga alagad, siyempre. Ayan. Bagaman hindi, sabi dito, sa... diretso na po tayo. Samantala, ayan, nagbabautismo na po sila eh. Sa Hudeya. Samantala, sa 23 na po yan, si Juan, ayan, si Juan, ay nagbabautismo naman sa Inon. Ayan, sa lugar ng Inon. Yung Inon po, malapit po yan sa ilog ng Jordan. Eh, ano ba meron sa Inon? Malapit sa Salem sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Ayan. Nagbabautismo po ang Panginoon, ang Juan Bautista sa pamamagitan ng tubig. Nilagay po ng Biblia na maraming tubig sa Inon, malapit sa Salem. Ayan. Ngayon, sa 25, minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naalaala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntaan sa kanya ang lahat. Ayan. Pinasadaan lang po natin yung bautismo, mga kapatid, ha? Kasi may nagtanong po sa atin eh. Kung ano daw po ang paraan ng pagbabautismo, eh hindi naman tayo nagtatayo ng reliyon. Eh ano gagawin? O ito po, sa 4 na po ng Juan, nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat. Ayan, si Manolito, Brother Manolito Pajardo, kapwa nating Kristiyano, lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Kapwa natin yan, Kristiyano at Kristiyana. Ayan, tayo po ay gumagawa ng paraan para tayo ay makasama sa 1,000 taon sa pamamagitan po ng pagbabalita at nagbabalita tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Ayan, kaya tayo kinakailangan may tatak, Kristiyano. Dito po sa pangyayaring ito, eh marami daw pong nahikayat si Jesus Christ na mabautismuhan dito sa Hudeya. Ayan, nalaman ito ng Panginoon. Bagaman, hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Ayan, di maliwanag na doon po pala sa Hudeya na nagbabautismo po ang Panginoong Jesucristo at kasama po niya ang mga alagad. Nilinaw po sa 4 na hindi naman pala si Jesus Christ ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. E sa anong paraan nagbabautismo? Ipinapakilala nila si Jesus Christ na yan na yung Mesiyas, yan na yung hula na sinasabi ni propeta ni propeta Moises doon sa 15:18 ng Genesis. Ito naman po ang nababasa. Ayan. Basahin po natin, mga kapatid, mga kapwa. Hula kasi yun eh. Ayan. Ayan. Ito po. Sa Genesis, ayan. Meron lang tayong binabasa, mga kapatid. Marami po nagtatanong eh. Ayan. Binabasa ko lang po.
Okay, tuloy tayo. Ayan, yun po. Ayan na po si Sis Opie. Diyan sa Makati. Maayos ba yung aking ano? Kung sa inyo po, maayos po ba yung aking video? Mukhang hindi po maganda ang video. Ayan. Ayan. Sa isang talata po ng Deuteronomio 15 at 18 o 18-15, palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa kanya kayo makikinig. Ayan, yan po yung hula na darating po. Kaya dumating na po si Jesus Christ, ipinapakilala po ng mga... Okay naman, ayos, maraming salamat. Ayan, na doon po sa pagbabautismo ng mga apostol, ipinapakilala lamang po nila si Jesus Christ. Maliwanag po, hindi po sila nagbabautismo dyan sa pamamagitan ng tubig. Kundi, ang pagbabautismo nila ay ang ipakilala si Jesus Christ sa mga tao. Ayan, kagaya po na nakasulat sa Gawa. Ayan, Jess, ito po ang paraan ng pagbabautismo ng mga apostol. Jess 48 po, ito po yung bautismo na itinuro sa kanila ni Jesus Christ. Nagbautismo po si Apostol Pedro. Ito po, at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Yesu Cristo. Ayan, Jess 48 po ng Gawa. Yan, binautismohan po sila sa pangalan ni Jesus Christ. Yan po yung bautismo na naganap doon sa Judea. Wala pong tubig dyan. Ayan, kaya itong si Jacob Santos, tinututulan natin yung kanyang ginagawang pagbabautismo. At siyempre, yung iba pang mga pastor na nagpapalublob sa tubig, hindi na ho yan kailangan. Dahil natapos na po ni Jesus Christ ang kanyang gawain. At siyempre, natapos na rin po ni Juan Bautista ang kanyang gawain din. Ayan, si Brother J. Camigla Jr. Good evening sa iyo, kapatid. Kapwa natin niyang Kristiyano at ang lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ngayon, mga kapatid, meron po tayong paksa na pag-aaralan at ibabalita sa gabing ito. Ang ating pong pag-aaralan na paksa, ito po, may katotohanan ba na ang mga hayop sa halaman ng Eden ay mga nagsasalita ayon sa Biblia? Very interesting po ito. Na kung may katotohanan na yung bang mga hayop sa halaman ng Eden na kasakasama po ni Adan at Eva, yan po ba ay mga nagsasalita? Yan po ang ating pag-aaralan mamaya pagkatapos po ng ating gagawing pagbabalik-tanaw doon sa nakaraan, kasi maganda rin po yung ating pinag-aralan noong nakaraan . At ito nga po ay tungkol sa ikapo. Ayan, ito po . Magbabalik-tanaw lamang muna tayo. Ito po ang ating paksa noong nakaraan kung bakit nagbigay si Adam ng 10th bahagi kay Melchizedek. At ito ay obligatory tithes at hindi voluntary ayon sa Biblia. Ayan, Hebreo 7:1-2, ayan yung pong pagbibigay ni Abraham ng 10th bahagi doon kay Melchizedek, yan po ay obligasyon niya. Ayan, obligatory po yun, obligasyon niyang magbigay ng 10th bahagi. Bakit obligasyon? Kasi si Abraham po ay pinagpapala ng Panginoon. Ito po kasi ang naganap, nangyari, kung bakit natin sinasabi
na obligasyon ni Adan o ni Abraham na magbigay na ikasampung bahagi. Ito kasi ang nakasulat, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, sa Genesis po. Ayan. Ito ang nakasulat. Genesis 22. Ayan. Ayan, marami tayong binabasa, mga kapatid, mga nagtatanong. Okay. Binabasa ko lang po ito, sandali lang po, mga kapatid, ha. Yan. Ito po kasi ang hula, ang sinabi po ng Biblia tungkol po diyan sa pangyayaring yan. Bakit natin sinasabing obligatory? Kasi dito po sa pagbibigay ng ikasampung bahagi na ginaya rin po ni Jacob, ang apo ni Abraham. Dito po sa isang talata ng 28, ayan. At sisimulan po natin sa 18 hanggang 22. Ayan, maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Si Jacob po, ito po yung apo ni Abraham. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinilaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel ang lugar na iyon na dahil tinatawag na Luz. Yung Betel po, yan po yung northern part ng Israel, ng Jerusalem. Nangako si Jacob, o ito na po, nangako si Jacob ng ganito: O Panginoon, kung ako'y sasamahan ninyo at ingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito at pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At ibabalik ko sa iyo ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. Ayan. Ibig sabihin, humihingi po siya ng pagpapala si Jacob. Ayan. O ngayon, dito po kasi kay Abraham, pinagpala na po siya ng Panginoon Diyos, sa Jacob Santos. Mali yung ang aral mo na si Abraham ay nagbigay ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ng voluntary. Walang voluntary sa Biblia. Yan po ay obligasyon na bigyan siya kasi mayaman na nga po si Abraham eh. Ang dami na nga po niyang mga ano eh. Ang dami na po niyang mga alagang hayop, ginto, at pila. Ito, basahin natin para mapatunayan natin na itong si Abraham ay pinagpala ng Diyos. Marapat lamang na magbigay siya ng ikasampung bahagi. Ang pagbibigay po kasi niya ng ikasampung bahagi, yan po ang magiging pattern ng kanyang mga lahi, yung susunod pa. At ginaya na nga po yan ni Jacob. Siya po inangako na ibibigay daw po niya ang ikasampung bahagi kung sasamahan siya ng Panginoon. Ayan, ang kapatunay na bakit mayaman na po si Abraham sa 13 po ng Genesis. Ayan, ito pong nakasulat. Mula sa Ehipto, ayan, si Abraham ay naglakbay na pahilaga patungong Negev kasama ang kanyang asawa at ang kapamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. 2. Mayaman na noon si Abraham. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak
Ayan. 5. Si Lot na kasama ni Abraham ay marami na rin tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ang kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa kawan nina Abraham at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kananeo at Perseo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Ano ibig sa ano po dapat nating maintindihan? Na ito pong si Abraham ay big time na, mayaman na siya. Bakit po siya mayaman? Kasi nga po, pinagpapala siya ng Panginoon. Ayan, yan po ang ibig sabihin dyan. Hindi po yan voluntary na sinasabi po ni Pastor Jacob Santos na voluntaryo daw na nagbigay si Abraham ng 10%. Ang batayan niya, ito nga pong Hebreo 7:1-2. Basahin po natin mga kapatid sa magandang balita. Ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasan Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10th bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ayan. Ibig sabihin, wala tayong mababasa na voluntaryo niyang ibinigay. Bakit? Wala nga pong nakasulat eh. Bakit naman obligatory yung obligasyon? Kasi nga po, mayaman na si Abraham at ayon po sa kanyang apo na si Jacob, kung siya po ay sasamahan at iingatan, bibigyan ng damit, bibigyan ng makakain, ibibigay daw po niya ang 10th bahagi. At dapat nating maintindihan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, lalo na dyan sa samahan ni Jacob Santos, mga miyembro at mga tagapakinig, na mali ang itinuturo ng inyong kinikilalang may Holy Spirit nang sabihin niya na si Abraham o Abraham ay nagbigay ng 10th bahagi sa pamamagitan ng voluntary. Ayan, voluntaryo. Mali po yun. Bakit po mali? Kasi nga po, magiging pattern si Abraham nang susunod pa niyang mga kalahi ang kanyang mga kaapu-apuhan sa mga kaapu-apuhan pa. Susundin yan dahil yan ang utos ng Panginoon Diyos. Utos po yan sa Israel na sila po ay magbigay ng 10th bahagi. Obligasyon nila yan na bigyan nila ang kanilang kapatid na si Levi dahil wala po yung lupain. Ayan. Ngayon, kung susundan natin ang aral ni Pastor Jacob Santos tungkol dyan sa voluntary, kung susundan natin yan, na voluntaryong nagbigay si Abraham, lalabas lahat ng ibinigay ng mga apo niya, ng mga Israelita, voluntaryo na rin. Hindi na obligatory. Lalabas, kakontra doon sa sinasabi ng Panginoon Diyos sa Malakias 3:10 po. Ito po ang ating mababasa sa isang talata po ng Malakias. Ano po ba nakasulat dito? Yan. Dalhin ninyo ang buong 10th bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ayan. Inuutusan po ang mga Israelita, partikular itong mga Hudyo at lahi ni Benjamin, na magdala daw po sila ng 10%, 10th bahagi. Ayan. Yan ang utos ng Panginoon sa kanila. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Ayan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito, yung pagbibigay po ng 10th bahagi. Sabi ng Panginoon sa kanila, ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang lahat ng pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yan, pagpapala po ang ibibigay ng Panginoon Diyos. Si Abraham po, pinagpala niya. Kaya obligatory, obligasyon niya magbigay ng 10th bahagi. 11. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo
at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga ng sa di panahon ng inyong puno, ng ubas na parang sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayan. At tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayan. Ngayon, mga kapatid, patunay lamang yan na nag-promise ang Panginoon na pag nagbigay ka ng 10%, eh bubuksan ko ang langit, ang mga bintana sa langit, at ihuhulog ko ang mga pagpapala. Ganun po yung kay Abraham, ha? Doon po sa mga miyembro dyan sa samahan ni Jacob Santos at sa iba pang mga pastor na nanghihingi ng ikapo, ay para yan sa Israel. Hindi yan para sa ating panahon. Wala na pong ikapo, either obligatory man yan or voluntary man yan. Hindi na uuso yung ikapo-ikapo niya sa ating panahon. Bakit? Eh dumating na po ang Mesiyas, dumating na po si Jesus Christ. Okay na tayo. Ayos na. Hindi na tayo kailangan pang mamroblema para kumahog pa, para magbigay ng obligatory o voluntary ikapo. Wala na po yung ganun-ganun. Bakit? Ang templo po ng Panginoon Diyos at ang saserdote ng Panginoon Diyos, ang templo po na yun na tinutukoy ay yung pagdating po ni Jesus Christ. Ayan, nagtayo po siya ng templo. At ang templo na yan, ano po, ay yung kanyang pagkamatay sa krus. Ayan, ang pananampalataya natin sa kanya, yan yung templo. Hindi na po magigipa yun tulad ng iuna at ikalawa. Hindi na mawawasak yun. Ayan, sabi nga ni Jesus Christ, gibain nyo ito. At sa loob ng tatlong araw, itatayo ko uli. Yun lang naman po yung mga sekreto dyan na sinasabi ng ating mahal na Panginoon na dapat maintindihan. Kaya, hindi na ho kailangan pa mag-alay-alay pa ng ikapo o kung ano-ano pa man. Kasi, naitayo na po ang templo at ang saserdote po. Ano po? Kasi ang ibig sabihin kasi ng ikapo na yan, yung 10%, ihahandog yan ng mga saserdote, mga libitas, ano po, sa Panginoon Diyos. O ngayon, eh handog lang po ng handog. Ayan, bigay ng 10%. Handog ng handog. Si Jesus Christ, minsan lang naghandog ang kanyang katawan. Naihandog na, okay na tayo dun. Kaya wala niyang ika-ikapo na yan. At yung ikalawang Korinto 9:7 na yan, kaya may ganoong salita na magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Sapagkat iniibig ng Panginoon Diyos ang nagbibigay ng maluwag. Ayan. Basahin nga natin, mga kapatid, sa isang talata po ng ikalawang Korinto para makompleto natin. Ito po ang ating mababasa. Eh dito kasi ginagamit nila ito eh. Ayan, sabi dito. Ayan. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan. Kaya may ganong salita dito po sa sulat po ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, eh dapat basahin po yan ng chronological reading. Ayan. Ipabasa kay Sis Los. Ayan. Sige po, sa susunod, pabasa natin, Brother Inad. Hindi tayo nakaready sa pagbabasa nun. Hindi nakaready yung ating Bluetooth. Asan na ba yun? Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kasi kaya may ganung pananalita, dapat basahin po ang chronological reading. Mag-start po sa chapter 8. Ayan. Para hanggang chapter 9. Papasok ka agad yun. Kasi, sa panahon po ng Panginoong Isus, siya po'y nangangaral, meron din naman po talagang ambagan. Ayan, may pananalapi po sila doon. At ang katunayan nga, ay si Juan Bautista, ay si Juan, si Judas. Ayan, nung siya po ay pinagkanulo si Jesus Christ, ano po, ayan, nung siya po ay umalis,
Ang akala po ng mga alagad, siya po ay inutusan lang na magbigay limos sa mga dukha. Ah, hindi nila alam, eh yung pala ay siya na yung tinutukoy na ito po, basahin natin sa isang talata po ng Juan 13. Start tayo sa 26 hanggang 30. Para ho medyo, o 21 na natin basahin hanggang 30. Papatunayan natin na meron naman talagang pananalapi sa panahon po ni Jesus Christ. Meron na pong mga nagbibigay sa kanila. Ang tanong kasi natin dyan, saan ba napupunta ito? Ayan. Dalhin yung alkansya. Naalala ko naman alkansya. Biktima rin ako dyan sa alkansya na yan eh. Ako kaya taga-basag nun. Taga-bukas. Naku, ang daming pera. Ayan. Biruin mo ilang buwan yung inipon-ipon. Kawawa naman yung mga kapatid. Walang-wala na nga yung iba. Nag-alkansya pa. Tapos, pagdating ng pasalamat ni Jacob Santos, dadalhin pala sa kanya yung alkansya. Wow, ang tindi nito. Tapos kanya lang yon. Ayan. Eh, kanya yon. Tapos ma, yung ma. Naloko na talaga. Ito po kasi ang katibayan eh. Sa 1:13-21 hanggang 30. Pagkasabi nito, si Jesus ay nalabis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi na noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Si Juan nga po yon. Kaya sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, tanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isasawsaw. Sagot ni Jesus, nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay noon kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Walang sinuman sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Bakit kaya? Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi. Treasurer pala siya, no? Ayan. Akala nila ay pinapabili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya ay pinapabigyan niya ng limos ang mga duka. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siya umalis gabi na noon. Ibig sabihin, nung sinabi po ng Panginoong Jesus kay Judas na gawin mo na ang dapat mong gawin, iniisip ng ibang mga alagad, inutusan lang si Judas na bumili ng kailangan nila o magbigay ng limos. Ayan. Doon po yung napupunta sa pangangailangan po ng mga apostol ni Jesus Christ at pagbibigay ng limos. Hindi yung sila namamasyal sa mall. Nagpapasarap ng buhay at nagtatayo ng mga bahay. Nag-iipon ng mga ari-arian. Hindi po yun. Hindi ganun. Kaya nga sabi natin at ibinabalita natin, hindi na yan kailangan. Bakit? Eh magiging ugat lang yan ng kasalanan. Magiging ugat lang yan ng inggitan at pagtatalo-talo. Yung kayamanan na yan. Ayan, kina nyo. Marami sa ating panahon ngayon. Ang ganyan, naglalakihan po ang kanilang mga bahay, naggagandahan po ang kanilang mga sasakyan, meron pa silang mga kung ano-anong tinatawag na mga coliseum, at kung ano-ano pa, at marami pang mga bahay na magaganda. Kung magpagas yan sa gasolinan, hindi yan iniinda ang mahal ng gas. Bakit? Kasi, meron silang pinagkukuha na ng source. Hindi nila problema yung pera. Kasi nga, meron schedule eh. Yan po ibig sabihin na hindi na yan sa kailangan sa ating panahon. Yung ika po na yan, obligatory man yan o voluntary o kung ano pa man yan, hindi na yan kailangan. Mali po yun. Mali. Lumalabas kasi dyan, gusto lang buhayin para lang mapalabas na mabuhay uli ang ika po
bibigyan niya ng salita na voluntary. Yan, mas matindi ang voluntary kasi ang obligatory po may numero, 10. Sa voluntary po, pwede kang magbigay ng lagpas pa. Kung magbigay ka ng 10, pasyayin ang puso mo. Yan, voluntary daw. Kung magbibigay ka ng 11% o 12%, pasyayin ang puso mo. Ah, lalong maganda, lalong magaling. Ay kung medyo maganda-ganda ang labanan, magbibigay ka ng 50%, pasyayin ang puso mo. Ayan, naloko na. O ngayon, saan mapupunta? Yan ang ating tanong. Saan mapupunta ang mga salapi na yan? Ayan, saan po mapupunta? At sino ang gagamit niyan? Sabi po ng iba, yan daw po ay gagamitin sa pangangaral daw po ng salita ng Diyos. Hindi nila alam na nagkakasala sila diyan. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos hindi po kailangan ng salapi. Bahala po ang Diyos diyan. Lalong-lalo na sa ating panahon. Mga cellphone ho, may mga application na ng Bible. Mga bansa na hindi napupunta ng Biblia, kayang-kaya ng tagusan ng application ng cellphone, makakabasa na sila ng salita ng Diyos. Ayan, sabi naman ng iba, yan daw po ay bibili ng ganito, ng pagpapatay ng ating church, pagpapatay ng ating bahay para meron tayong pupuntahan. Alam nyo, ipapangalan yan sa iglesia. Pero yung iglesia na yan, sino po may control niyan? Si pastor pa rin. Dahil si pastor may control, di sa kanya pa rin yan. Naku, style nyo talaga bulok kayo mga pastor kayo. Ayan. Yan yung sinasabi natin na at ibinabalita na hindi na yan kailangan. O yan. Si Abraham ho ay nagbigay siya ng 10th bahagi kay Melchizedek. Hindi po voluntaryo yun, kundi yan po ay obligatory. Dahil yan po ang magiging pattern, ha? Ito, tinatawagan ko po ng pansin, yan pong mga nakikinig sa iglesia po ni Pastor Jacob Santos na tinuturuan kayo na si Abraham ay nagbigay ng 10th bahagi kay Melchizedek sa pamamagitan ng voluntaryo. Yan po ay mali. Unbiblical yun. Ayan. Ang katunayan, humihingi po ng nag-promise nga po si Jacob na kung siya daw po ay sasamahan ng Panginoon, bibigyan ng pagkain, damit, at sasamahan makabalik, walang daw po na ibibigay niya 10th bahagi. Ibig sabihin, humihingi po siya ng pagpapala dahil yun po ang nangyari kay Abraham . Mayaman si Abraham, big time. Ang dami niyang ari-arian. Kaya marapat lang na magbigay siya ng 10th bahagi, lalong-lalo na nung siya po ay nanalo sa labanan doon po sa 4 na hari na sumakop po doon sa Sodoma at Gomora o sa Sodoma na sinakop po nila. At nandun nagkataon si Lot, ang pamangkin po ni Abraham, at nasamsam din ng kanyang mga alagang hayop. Nakasama na samsam. Mabuti na lang, may nakatakas na isang Ebreo at ibinalita yon kay Abraham. At nag-prepare agad si Abraham ng mandirigma, 318, kung di ako nagkakamit, 318. Ang naipon niya versus doon sa 4 na kaharian. Kung tutusin, di sila mananalo doon. Pero, dahil kasama nila ang Panginoon Diyos, nagwagi sila sa labanan. Bakit? Pagpapala yun . Kasama mo ang Diyos? O ngayon, nandito si Melchizedek, nag-encounter sila, nag-arap sila, o ibinigay niya 10th bahagi. Obligasyon niya yun. Ha? Jacob Santos at sasamahan ni Jacob Santos, mga miyembro niya dyan, at mga tagapakinig, mali ang ikinakalat na aral ng inyong pastor, Jacob Santos, at nagpapanggap na may Holy Spirit na yan daw po ay voluntaryo. Ayan. Yan po ay obligasyon. At sinundan po yan ni Jacob. At nang dumating na po ang kanilang mga apo, nang makarating na sila sa lupang pangako. Ayan. Dumating na sila sa
Kanaan. Doon na po nila isinagawa yung ikasampung bahagi. Ayan. Nung sila po ay utusan na po ng Panginoon na magbigay ng ikasampung bahagi. Yan po ang dapat nating maintindihan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ano po ang patunay na yun po ang utos sa kanila na pagdating nila sa lupang pangako, eh doon nila iahandog yung kanilang ikasampung bahagi. Deuteronomy 12 at ang talata po ay 5. Ayan. O sa 12 na po, 1. Dire-diretso na po tayo hanggang 14 ng Deuteronomy. Ito ang mga tuntunin na kailangan ninyong sundin sa buong panahon ng inyong paninirahan sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon. O ayan, yan ang utos. Ha? Yan po sinasabi natin at ibinabalita. Yan ang utos sa kanila. Ang sabi po ni Moises, pagdating, ayan, ito ang mga tuntunin na kailangan ninyong sundin sa buong panahon. Sa buong panahon ng inyong paninirahan sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon Diyos ng inyong mga ninuno. Gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagdarausan ng pagsamba ng mga tao roon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa itaas ng mga bundok, sa mga burol na sa ilalim ng mga punong kahoy. Gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang ngaligi. Sunugin ang mga imahe ng mga kanilang Diyos-Diyosan. Ayan. 4. At sa pagsamba ninyo sa Diyos, ninyong Panginoon, huwag kayong tutulad sa kanila na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kahit saan maibigan. 5. Sa halip, ito na, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ng Panginoon sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang ninyo ipapahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Ayan, doon ninyo siya sasambahin. At doon iaalay ang inyong mga handog na susunugin at ipapanghandog tulad ng ikasampung bahagi. Ayan, handog mula sa inyong mga ani, pangakong handog, kusang handog, ang mga unang bunga ay anang pananim at ang panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Doon din ninyo kayo magsalo-salo sa harapan ng Panginoon sa inyong Diyos bilang pagsasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Ayan. Hindi na ninyo magagawa roon ang ginagawa ninyo roon dito ngayon. Nagagawa ninyo ngayon ang anumang magustuhan ninyo sapagkat wala pa kayo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos, ninyong Panginoon. Ngunit pagkatawid ninyo sa Jordan, kapag kayo'y nasa lupaing ninyong pupuntahan, nalipon na ninyo ang inyong mga kaaway at panatag na ang inyong mamumuhay, iba na ang inyong agagawin. Iaalay ninyo sa lugar na pipiliin ng Panginoon ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikapo, handog mula sa inyong mga ani at mga pangakong handog. Magdiwang kayo sa harapan ng Panginoon kasama ang inyong mga anak at mga alipin. Isama rin niyo ang mga Levita sapagkat hindi sila kasama sa paghahati ng lupain. Ngunit huwag na huwag kayo magsusunog ng handog kahit saan ninyo maibigan. Ayan. Doon lamang ninyo ialay ang mga handog na susunugin at gagawin ang lahat ng inutos ko sa inyo sa lugar na pipiliin ng Panginoon mula sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Ayan, yan mga po yung templo, yung Jerusalem. Doon lang sila mag-aalay ng handog, ng ikasampung bahagi at mga iba pang handog. Ayan, yung hula ni, hula po, ang pangako ni Jacob na binasa natin kanina, 22, ayan, na sinasabi, na pagsasamahan daw siya ng Panginoon, bibigyan ng pagkain, bibigyan ng damit, ay ibibigay daw po niya ikasampung bahagi. Ay, at naganap nga po yun doon po sa pag nung maialis na po ng Panginoon Diyos ang pagkaalipin sa Ehipto at nakarating na sila doon sa lupang pangako. Ayan. Yan po yung ating pinag-aralan nung nakaraan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Okay. Genesis 28 at ang talata po ay
22. Naganap po yun nang dumating na ang mga Israelita sa lupang pangako sa Kanaan. Ayan. Kaya, dire-diretso po. Ayan, si Brother Oscar Magana, kapwa natin niyang Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin niyang Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Napatunayan po natin na ang pagbibigay po ni Abraham ng 10th bahagi ay obligatory, hindi voluntary. Kaya mali ang aral ni Jacob Santos sa kanyang mga miyembro at mga tagapakinig. Wala kayong pag-asa dyan. Naloko na. Okay, sige po ro, mga kapatid. Pag-aralan naman natin ito. Siguro ah. Maghanda-handa na kayo dyan dahil maganda rin po ang ating paksa na pag-aaralan sa gabing ito. Ito po ang ating paksa. May katotohanan ba na ang mga hayop sa halaman ng Eden ay mga nagsasalita? Ayan. Ulitin po natin kung may katotohanan na ang mga alagang hayop o mga hayop dyan sa halaman ng Eden ay mga nagsasalita. Kasi ito nga po ang aral ni Jacob Santos dyan sa halaman ng Eden ay ano daw po, ang mga hayop daw po dyan ay mga nagsasalita. Wala ho sa Biblia yon. Wala kang mababasang talata. Kahit saan mong bahit balibalik ka rin mo man yan, wala kang mababasa na ang mga hayop sa halaman ng Eden ay nagsasalita. Walang ganun. Dagdag lang na nagdagdag na aral mo lang 'yon. Bakit brother Mesa, ang Mayna, ibong Mayna nakapagsalita? Teka muna. Katulad din 'yan ng ano, hiling-hiling ko no na yung pagpapagaling gradual o progressive. Samantalang ang pagpapagaling ni Jesus Christ, instant, antimano, insigida. Ayan, katulad din yan. Ano ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa-Kristiyano? Yung may naho, nakakapagsalita lang ho yan, kakapiraso lang. Minsan nga, nung sa Sky Cable ako sabi ko nga doon sa isang bayan, magre-repair ako ng cable. Tao po, may sumasagot, ano yan? Tao po, ano yan? May sumasagot, yung pala, ibon pala yung sumasagot. Hanggang doon lang naman yun ang kanyang pagsasalita. Hindi ho yun katulad ng tao na nagsasalita talaga. Ayan. Kaya katang isip po yun na ang mga hayop po sa halaman ng Eden ay nagsasalita. O ngayon, basahin ho natin ang Genesis 3:14. Dito po natin mababasa mga kapatid kung ano ba talaga itong nakasulat. Ito po ang nakasulat mga kapatid. Mag-aral tayong mabuti kung ano oras lang po tayo abutin. At pag-aaralan natin kung ano po yung mga nangyayari at mga naganap dyan nung panahon na nadaya po si Adan at Eva. At yung ahas doon, at ano ba ang kaganapan o mga nangyayari dyan sa loob ng halaman ng Eden. Ito po muna ang basahin natin sa Genesis 3:14. Ito po ang nakasulat. At sinabi ng Panginoon, ng Panginoon Diyos sa ahas. Yan. Diyan muna tayo. Hindi muna tayo lalayo. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas. Ang ginamit po na salita, ahas. Sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas. Teka muna, aalamin muna natin kung anong ahas na ito. Dito naman po sa kung anong klaseng ahas ito. Kung ano ba siya. Ayan. Okay. Sabi dito sa 3:1 pa lang. Sabi dito, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilika ng Panginoon Diyos. Ayan. Ibig sabihin,
Yung ahas pala, tuso. Okay. Ang ginamit po dito sa 3:14, balikan natin, at sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas. Pagka binasa natin sa English, tingnan nyo mga kapatid kung ano po ang sinasabi po ng Biblia. Napakaraming salin ng Biblia sa English. Ayan. Ito, basahin natin uli. Then, the Lord God said to the serpent. Ayan. Stop tayo uli dyan. Ayan. Ang ginamit po na salin sa English, ahas po dun sa Tagalog, dapat yan, snake. Bagamat sa ibang mga salin ng Biblia, kagaya po ng easy to read Bible, snake po ang nakasulat. Ayan. Samantalang napakaraming salin po ng Biblia na ang binabanggit po, ang ginamit na salita, hindi snake, kundi serpent. Ayan. Then the Lord God said to the serpent. Serpent ang ginamit. Ngayon, ito po. Kailangan kasi pag-aralan natin mabuti yung ahas na yon. Kasi ang sabi niya, literal na ahas daw po yun. Ha, Jacob Santos? Literal na ahas. Ayan. Literal nga ba na ahas yun? Eto, magkakawendang ka na naman dito. Ang ginamit po na words na ginamit po, hindi po snake, kundi serpent. Ngayon, pag-aralan natin ang serpent. Ano po ba yung serpent? Ano ba ibig sabihin ng serpent? Bakit po hindi, bakit po napakaraming salin sa Biblia na serpent, hindi po snake? Dapat kasi maintindihan talaga ng bumabasa ito. Kaya ganyan ang ginamit na translation na serpent. Bakit? Kasi ano ba yung serpent? Ang serpent po, ang ibig sabihin niyan, a sly, o S-L-Y. A sly. Sly. Ibig sabihin, kung sa Tagalog, palihim. Yan ang isang halimbawa, ang isa pong kahulugan ng serpent. A sly. Yan, sly. Na pagkatatagalugin mo, palihim. Ayan, ang trabaho pala nito, itong serpent, underground movement. Ayan, palihim. Naalala ko tuloy yung binabasa ni Jacobson. Binabasa po niya Isaiah 14:12. Ayan, tungkol kay Lucifer. Pero pagdating dito sa Genesis pa lang, tungkol sa ahas, sa serpent, hindi niya maintindihan. Ang ibig sabihin po, aslay, usla, islay, na ang ibig sabihin, palihim, or underground movement. Ayan. At meron pa siyang isang katawagan dyan, ang ibig sabihin po ng serpent. Meron pa, sabi ni Brother Oscar, tuso. Ayan. Hindi lang pong slay o palihim ang ibig sabihin ng serpent. Kaya hindi ginamit ang snake. Ayan. Hindi niya alam to. Samantalang sabi niya may Holy Spirit daw siya. Bakit hindi niya alam? Bakit po serpent ang ginamit? Ang ibig sabihin ng serpent, a slay or palihim. Gumagawa po siya ng palihim. Ayan, kumbaga sindikato ito. Palihim ang kanyang gawain. Ano pa po ang ibig sabihin po ng na serpent? Bakit ginamit? Siya po ay, ang serpent, ang isa po sa ibig niya sabihin, ay treacherous. Yan, pinag-aralan na natin dati ito eh. Treacherous. Na ang ibig sabihin naman ng treacherous, ano po, serpent, tawag sa kanya treacherous, na ang ibig sabihin ng treacherous ay taksil. Taksil, o ayan, palihim o underground movement at taksil. Ayan. Kaya sinasabi niya kanina nung sa kanyang programa na yan daw po ay literal na ahas. Ayan. Kasi ipapasok niya yung nagsasalita. Wow! Naloko na. Okay. Sa mga tagapakinig ni Jacob Santos,
at sa kanyang miyembro, ala talaga yung leader nyo na yan, ilabas nyo sa aparador yan. Ha? Hilahin nyo. Hilahin nyo sa aparador, ilabas nyo at pag-usapan natin to sa isang maginoong pag-uusap. Huwag yung tago ng tago sa aparador. Ha? Tago ka ng tago sa aparador eh. Alam nyo, pag tago ng tago sa aparador, dapat yan ang mga miyembro, eh ikinakahiya na nila ang kanilang leader na nagpapanggap na may Holy Spirit na kung saan, mali-mali na yung mga sinasabi. Ayan. Ayan, dalawa po yun ha. Slay, palihim. Ang ibig sabihin po ng serpent, hindi snake ang ginamit eh. Kaya hindi po yung snake ang ginamit yan kasi para maintindihan natin. Ayan, kaya ang ginamit yung serpent kasi yung serpent na yun, yung ahas, yung serpent, ay siya po ay a slay, palihim, ang ibig sabihin, ng in English po siya, siya po ay serpent. Ang ibig sabihin po ng serpent, treacherous, ibig sabihin, taksil. Ayan. Yan, si ugali. Ayan. 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 Okay. Ngayon, yung binasa natin dito, basahin natin uli sa Tagalog. Ayan. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, doon sa serpent. Ayan. Doon sa ahas, sa serpent, na gumagawa ng palihim, taksil o traidor, ganyan. Si serpent, sapagkat ginawa mo ito, ayan, doon sa serpent, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop. Ayan, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, isa pa ito. Isinumpa po ang serpent, yung ahas, ng higit sa lahat ng hayop. Dito po sa higit, iniisip niya kaagad na pati ang ibang mga hayop na nandoon sa halaman ng Eden, dahil sinumpa ito, isinumpa na rin. Nadama. Teka muna, ang gulo naman yan. Di ba't ang programa niya, ang kanyang paksa, tungkol sa kalupitan sa hayop? Bakit dito, ang lupit-lupit mo, teng? Ayan, teka muna. Bakit pati yung ibang mga hayop, nadamay? Samantala ang nagkaroon lang naman ng sabit, itong serpent. Ayan, nadamay. Kasi may higit daw, higit. Ayan, basahin natin si English, mga kapatid. Ayan, English uli, para magkaroon tayo ng idea. Ayan, okay, naaayos na natin yung ahas ha. Ang English po ng ahas na ginagamit po sa ng Biblia ay serpent. Slay, palihim, underground movement, or treacherous, taksil, o traidor. Yung serpent. Ngayon, sunod tayo. Because the Lord God said to the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle. Yan. Kettle naman po ang ibig sabihin. Yan. Isusumpain po above all kettle. Sa lahat ng hayop. Pagka tinagalog mo po ang kettle, yan po ay baka. Naloko na. Bakit po baka naman ang ginamit ng Biblia? Ay, nako talaga. Dali mo lang ako tubig. Baka o kettle. Cow. Ma. Ayan. Pag-aaralan po natin mabuti yan. Para maintindihan natin kung ano po ibig sabihin yan. Because thou hast done this, thou art cursed above all kettle. Ang kettle po, pagka tinanslate mo sa Tagalog, baka. Teka muna. Kanina, ahas, in English, serpent. Hindi snake. Tapos ito naman, nung tinagalog natin kanina ito, basahin nga natin muli. Dito sa Genesis, sa 14, sinabi dito, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop. Ayan, sa higit sa lahat ng hayop. Kettle po ang
ang translation sa English, na ang ibig sabihin ay baka.